Hello everyone, I'm Archie Lacorte. So happy holidays, happy new year, Merry Christmas sa inyong lahat. Sana okay kayo with your family. Okay, dito sa episode natin, sasagutin ko ang tanong ng isa kong comment. So ang tanong niya ay, ano ba yung mga common mistake ng beginners sa pag-aaral ng saxophone? Okay, number one na lagi ko na-encounter is yung placement ng reed and yung strength ng reed. Okay, number one is reed placement. Okay, kung nakikita nyo, okay, dapat ang placement nyo ng ligature ay equal yung space dito. Ito yan. Kita nyo yan. Space dyan and space dito. And nakikita nyo yung logo sa gitna niyan, sa bilog. Oh, ano yung mga common mistake? Napapansin ko masyadong okay, masyado siyang nasa unahan, or kung di naman, masyado kang napapaatras sa likod or napapunta dito. So anong mangyayari? Anong cause nun? Actually ang reed talaga naka-design yan dyan sa gitna. Okay, para ma-maximize niya yung vibration ng reed. Okay, pag masyado kang nandito, pag masyado siya nasa una, so nasasakal niya yung reed doon. Okay? So nare-restrict niya yung vibration. So nakaka-apekto sa tunog. Pag naman masyado siyang nasa baba, pag naman masyado siya nasa baba dito, ang mangyayari is mahirap na makontrol yung vibration ng reed. So pwede ka mag-squeak. Okay, pwede ka pumiyak. Okay, so for example, yan. Ang tip ko para tanggalin, huwag niyo munang luwagan. Gawin niyo, i-push niyo to forward. Push and then sa kanya tanggalin. Okay? So mas madali yan kaysa yung mag-screw pa kayo, ganyan. So push niyo lang up sa kanya tanggalin. And then pag maglalagay naman kayo ng reed, so push muli up and then shoot niyo yung reed. Ayan. And then, kagaya ng turo ko dati, kailangan pantay yung reed dun sa mouthpiece. And then, saka nyo higitin pababa. Ayan. And then, after that, saka nyo siya adjust ng screw para mahigpit or tighten. Ayan. So, ayan. Perfect. And another mistake then is yung paggamit ng sobrang lambot na reed and sobrang tigas. Okay? Pero madalas ko nakikita is sobrang lambot. Especially for beginners. Kasi nga, although madali siyang patunugin, ang nangyayari is nagiging flat yung tunog niyo. So, madaling ma-out of tune, madaling pumiyak, and sometimes, hindi niya nakukuha yung tamang tune, yung tamang tono ng saxophone pag masyadong malambot. Pag naman na sobrang tigas ng reed, mahirap din yung patunugin kasi nga nahihirap, hindi nagbabibrate yung reed. So, ang characteristic niya is mahangin yung sound mo. So, hirap na hirap ka, ihip ka ng ihip, tutunog mo na yung hangin bago siya mag-produce ng sound. So, nare-recommend ko is somewhere between that. So, yung mga number ng 2.5, 2 1/4, 2, 3, actually 3, medyo matigas na yan. Pero kung ang mouthpiece mo naman is yung pang beginners, I think okay din yung 3. So, 2 1/4, 2 1/2, 2.75 or 3. Pero depende yan sa brand. Okay. Another mistake is yung hindi pagtatang. Okay? So hindi paggamit ng dila. So ganito yung hindi niya ginagamit yung tang niya. So lahat ng note niya hu. Okay? So which is wrong? Kasi
ang mangyayari niyan, pag naghuhuhu ka, it's either mabagal and mahirap, and also, hindi maganda yung quality na lalabas sa sound nyo. Kasi nga, laging gumagalaw yung air. Dapat is, you have to tang. Tatat, isang blow lang, dire-direcho, and then you use your tang. Okay, next number is yung hindi paglagay ng neck strap sa tamang posisyon. O, either masyadong mataas or masyadong mababa. So, para malaman nyo kung tama yung strap nyo, ganito yung gawin nyo. Habang hindi kayo nakahawak sa saxophone, bitawan nyo yung saxophone. Okay? So, makikita mo, masyadong mababa sa below, okay, andito na yung mouthpiece ko. So, ibig sabihin yan, mababa. Mataas natin. Okay. Okay, ito naman, problema niya, masyadong mataas. Diba? So, kailangan kahit hindi nakahawak ka sa saxophone, eksakto sa bibig. Yan. Okay? Diba? Kahit hindi ako nakahawak, sakto sa bibig ko. So, yun ang correct placement ng strap. So, ang reason niyan is pag masyadong mababa yung neck strap mo, nakikita na katungo. So, ang magiging problem mo, sasakit yung leeg mo o sasakit yung batok mo. Okay? So, ang kailangan natin, maging effortless yung muscles mo sa hand. So, ang kailangan dapat niya is pipindot lang siya. Hindi dapat siyang magbubuhat ng any weight ng saxophone. Okay, next is finger placement. So, ganito. Ang nagiging common mistake dito sa left hand is ito nasasanggi mo to. Okay? Which is, pag nasanggi mo, it's either magbabago ka ng sound. So, kailangan lagi ang kamay mo closer sa keys and naka-C-position. Bakit naka-C-position? Para maiwasan mo yung mga side key. So, yan ang kailangan natin iwasan, no? And also, common mistake din, yung sa octave key, no? Iwasan natin yung nag-jump yung octave key. Iwasan natin yan. Dapat itong octave, yung thumb mo, dapat naka-fix lang yan dyan. And ang action niya dapat is ganito lang siya. Hindi siya umaangat sa thumb key. It's a common mistake. Lagi yan. Lagi ko nakikita sa mga estudyante ko. Okay? So, ganyan lang ang action niya. So, naka-letter C ka. And then, this is your thumb. Okay? Sa right hand naman, dapat yung thumb mo, huwag masyadong nakaganito. Okay, masyado. Ang nangyayari niyan, pag masyado ka nakapush dyan, ito yung masasangli mo, or accidentally push mo, aangat yung ibang key, and mag-iiba yung tune. So, yan ang tamang position. For me, ha, kasi yung daliri ko is hindi naman ganun kahaba. So, that's the exact position. So, naiiwasan ko yung mga side key. So, naka-letter C din ako. Again, closer sa keys. Huwag masyadong umaangat kung nagpipindot. That's wrong. Always lang. Ganyan lang yung height niya dapat. Okay, para mabilis ang action. So, that's why I have a Kalio in my thumb. Ayan, yun ang position ko eh. Nandun sa Kalio. So, again, iwasan natin ang buhatin ang saxophone mo habang tumutugtog. Another common mistake is for not having a practice habit or not having a practice routine. Okay, bakit? Especially for beginners, ha? Especially for beginners. Kasi, lagi kong sinasabi sa mga students ko na it's like you are learning a new language. Ngayon, para matuto ka, maging fluent ka sa isang language, to be able for you to speak fluently, so kailangan lagi mo siyang napapakinggan,
and lagi mo din siyang ini-speak or lagi mo din siyang pinapractice. So, ganun din sa pag-aaral ng saxophone, araw-araw mo din siyang pakinggan and maglaan ka lagi ng time mo, 5 minutes or 10 minutes a day to practice or to just at least blow your mouthpiece or blow your saxophone. Kahit, di ba, kaya nga dati, kaya nga sinasuggest ko kahit neck and mouthpiece lang, malaking bagay. To develop your embouchure, your breathing, and yung tenga nyo for the saxophone sound. And lastly, common mistake is for not having someone to check your saxophone sound or your technique. Kasi doon natin na-develop yung bad habits na later on mahirap nating baguhin. So, not necessarily ako, pero you should find someone na matagal na nagsasaxophone or a professional level saxophone and habang beginner pa lang kayo, magtanong kayo na magtanong kung ano yung tama, kung ano yung mga dapat gawin. Para sa ganon, mas effective yung pag-aaral natin ng saxophone.